Isang nakaalarmang utos ng Pangulo ng China na si Xi Jinping sa China's People Liberation Army na maghanda para sa isang di may iwasang digmaan. Ito ay matapos malaman na magkakaroon ng Defense Cooperation Agreement ang Amerika, Japan at Pilipinas na gaganapin sa Washington ngayong April 11. Sinasabing merong gagawing malalim na agreement ang tatlong bansa na ito laban sa China. Ayon kay Xi Jinping, ang China ang nagmamay-ari sa buong South China Sea at handa silang ipaglalaban ito. Ang claim na ito ng China ay matagal nang binasura ng United Nations Convention on the Law of the Sea at malinaw na sinabing nakapaloob ito sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas at walang karapatan ng China na angkinin ang mga isla at mga shoal sa lugar na ito. Ganunpaman, pinakita ng China na walang makakapigil sa kanila. Nagsample agad ang China sa Pilipinas sa pamamagitan ng pag-atake gamit ang water cannon laban sa isang resupply vessel ng Navy ng Pilipinas na nagdulot ng matinding pinsala sa naturang sasakyang pandagat at ikinasugat ng mga tao sa loob nito. Ito ang pinakaunang pangyayari na sinira ng China ang barko ng Pilipinas. Labis itong ikinagagalit ng Pangulo ng Pilipinas at nakapagdesisyon ito na bigyan na ng pahintulot ang ating Navy at Coast Guard na gumalaw base sa kung ano ang ginawa sa kanila. Agad na naglabas ng pahayag ang Pangulo na bagamat iiwasan ng Pilipinas ang giyera, ngunit hindi rin yuyuko ang mga Pilipino. Naglabas naman ng pahayag ang Department of Defense Secretary ng Amerika na kailangan ng Pilipinas na ipaglaban ang karapatan nito sa kanyang mga teritoryo, ngunit umaasa sila na gagawin ito ng Pilipinas na may pag-iingat na hindi magkakaroon ng armadong pagbabangayan. Ngunit kung sakaling gagawin ito ng China sa kanila, huwag umanong mag-atubiling tumawag sa kanila dahil tiyak na darating sila at sabay tayong lalaban tulad ng nangyari noong World War II. Binalaan ng Amerika ang China at pinaalalahanan na ang armadong pag-atake sa anumang barko o eroplano ng Pilipinas ay pag-aatake din sa kanila at asahan nitong gagalaw sila. Ang Japan ay nagpapakita ng seryusong kooperasyon sa depensa sa Pilipinas at minamadali na ang Visiting Forces Agreement nito sa Pilipinas. Pinahayag naman ng Japan noong nakaraang taon na bagamat nakasaad sa kanilang konstitusyon na hindi makikialam ang Japan sa anumang sigalot ng ibang bansa, ngunit kung direkta itong makakaapekto sa kanila, ay hindi mag-aatubili ang Japan na sumali sa anumang gulo, lalo na kung naapektuhan ang seguridad ng kanilang bansa at ng kanilang mamamayan. Dagdag pa ng Japan, ang South China Sea at East China Sea ay parehong makakaapekto sa kanilang ekonomiya, kaya ayaw nilang aangkinin ito ng kahit anumang bansa. Ang Japan ay meron ding sigalot laban sa China, at atat na rin silang atakiin ito. Mautak din itong China, dahil hindi ito gumawa ng kunting paggamit ng baril laban sa Japan at Pilipinas, kaya wala ding dahilan itong Japan na gumamit sa kanilang puwersa militar. Ngunit alam ng Japan na mangyayari ito di magtatagal. Ito ay hindi direktang pag-amin ng Japan na tutulungan nila ang Amerika at Pilipinas kung sakaling makipaglaban ito sa China, ngunit ang mensahe nila ay malinaw na ganun nga ang mangyayari. Ang pagsali ng Japan sa trilateral agreement na ito sa Amerika at Pilipinas ay magbubuklod sa tatlong bansa sa mas matibay na pagkakaibigan at alyansa. Ang paghahanda ng China sa isang digmaan ay seryusong tinitingnan ng Amerika at ating hukbong sandatahan. Panawagan ni AFP Chief of Staff General Romeo Bronner Jr. sa mga Pilipino, ihanda ang mga sarili sa mga parating na pangyayari at tumulong sa pakikipaglaban kung kailangan. Dagdag pa niya, bagamat nandyan ang ating mga sundalo na handang lumaban, ngunit maaring kakailanganin ng hukbong sandatahan ang suporta mula sa mga mamamayan nito kung sakaling aabot na sa ating kalupaan ang labanan. Kailangang handa ang mga Pilipino na lumaban at gamitin ang mga kaalaman at talento nila upang magapi ang dayuhang puwersa. Ang hukbong sandatahan umano ay patuloy na magpapalakas
sa pamamagitan ng pagbuhos ng malaking halaga para pambili ng mga kagamitang pandigma at pangdepensa, at mag-uumpisa ito sa susunod na fiscal year. Naglabas naman ng executive order ang Pangulo para sa mga kagamitang tatanggapin ng Pilipinas mula sa tulong at donasyon mula sa mga kaalyado nito tulad ng Japan at Amerika, na inaasahang bubuhos na rin sa darating na mga taon para sa mabilisang pag-uo ng puwersa ng Pilipinas. Pinaghahandaan naman ng Pilipinas at Amerika ang mga senaryo ng pag-aatake ng kalabang puwersa sa mga hilagang isla ng Luzon, ang Babuyan Group of Islands, sa pamamagitan ng defensive military exercise sa mismong isla sa gaganapin na balikatan exercise. Ang Pilipinas naman ay nagsagawa ng sarili nitong mga combined military exercise upang masanay ang ating tatlong sangay ng ating hukbong sandatahan, ang Army, Navy, at Air Force, na maging isang unified command sa oras na may pananakop mula sa mga dayuhang puwersa. Ang mga ganitong pagsasanay ay hindi ginagawa noon ngunit ginagawa na ngayon, dahil ang threat ng military invasion ay seryosong pinaghahandaan ng ating hukbong sandatahan.